JR Station going to Uten Bosch. Yan ang itsura niya, nasa likod ko. Departure time of the train is 12:33, so medyo matagal pa tayo mag-aantay. So it's only 12 o'clock, as you can see here sa clock, 12 o'clock pa lang ng afternoon. So if you are going here, track number 4 or platform number 4, yung alis nitong limited express to. Things that you have to consider when going here, merong time ng departure ng train, hindi yung dire-diretso. So like us, we have to wait for 33 minutes para dun sa train na sasakyan namin. Kung aalis kayo, i-check nyo yung mismong ano, yung mas malapit na train na ano, na aalis. So, mas mabilis na train na aalis para hindi na sasayang yung oras nyo. Maraming options guys ha. May sinasuggest yung Google Maps sa akin na parang transfer train. So may 3 trains na sasakyan. Palipat-lipat, so medyo magulo yon. So I choose this one. Kasi ito, isang straight lang siya. But I read somewhere na itong ano na to, isang one train na papunta ng Uten Bosch, may time to pabalik. Hanggang 6 lang yata, nagko-close na siya. So, yung pabalik namin, kung lalagpas kami doon, baka magta-transfer tayo. This is actually the ticket that I bought from Klook. Ayan, this is the North Kyushu Pass. Lahat ng northern part ng Japan, pwede kayong pumunta gamit to. Ayan, this is unlimited 3-day train ticket. So, ayan, kung meron ka itinerary, so, dapat puro northern part ng Japan lang yung pupunta nyo. So, makakasama dyan, Oita, Saga, Nagasaki, Uten Bosch, what else? Yung mga Sasebo, lahat yung northern. Pa ba? Yung ano, Beifu? Para malaman nyo nga pala kung nasa right track tayo. So, ayan, track number 4 tayo, diba? 12:33, tapos Japanese yung characters, diba? Pero nagpapalit yan. So, kailangan malaman nyo, ayan. Pag nakita nyo, nakapilad nyo, no, nakalagay doon, Uten Bosch na, or yung destination nyo na, girl, nasa tamang ano kayo, platform kayo. Ayan, no. Kung hindi, nakita nyo mali, alis sa kagad kayo, run. Pumunta na kayo sa ibang track kasi mali kayo. Today is April 10. So, 10, 11, 12. Ayan. Nakalagay dito yung expiration hanggang 4.12 lang siya, 2023. Kung bibili naman kayo ng ticket, hindi pa kasama doon yung seat. So, iba pa yung bayad ng seat ha, guys. So, itong unlimited pass na to, parang ang presyo niya is around 4,000 eh, if I'm not mistaken. Kung bibili kayo ng seat, parang mga nasa almost 1,000 yata per trip. So, yun. Tapos ito, hanggang 6 times ka lang, pwede magpa-reserve ng seat. So, bakit kailangan mo magpa-reserve ng seat? If you're carrying luggages, like, yan, yung magganong kalalaki, ayan, kung may ganyan kayo, it's advisable that you reserve your own seat. Hindi pa pwede nakatayo lang kayo. Pero kami, wala naman kaming luggage, so hindi naman siya kailangan. Pag naka-non-reserve seat ka lang, pag puno yung ano, yung train, wala kang mauupuan, yun lang. Pero pagka nag-free na yung non-reserve seat na yun, pwede na kayo umupo. This is actually a long trip guys, sa almost 2 hours yan. Yung pag-claim pala nito, grabe, sobrang haba ng pila. So, I suggest, i-claim nyo to yung time na wala pa kayong ginagawa or hindi pa kayo busy. Not the time na aalis na kayo or kakailanganin nyo siya. Like for me, I actually bought this one 2 days before our arrival. April 9 ko siya pinuntahan ng around 6 o'clock. Sobrang haba ng pila, as in, like, siguro mga 1.5 hours akong nag-aantay. So, redemption date is different from the activation date. Okay, ang ingay guys, kasi yung mga train dumarating na. Pag niredeem nyo yung ticket, itatanong sa inyo kung kailan nyo i-activate. Activation is parang until 30 days nung redemption ng ticket. Dapat nakalagay na, sir. Yes, finally nakasakay na po kami. Opo. Hi. Thank you for riding with JR Kyushu. This train is a house to boss and a me.